Mga kakusina, may kawali ka ba at glutinous rice sa kusina mo? Magluluto tayo ngayon ng bibingka sa kawali na gamit ang glutinous flour at iba pang sangkap. Ito yung bibingkang trending na viral pa ngayon. O di ba? At itry din natin kung magba-viral ito ngayon, charot. At kung papasaba sa panlasa ng mga Pinoy. At hindi lang kababayan natin, malay mo magustuhan din ito ng mga taga-ibang bansa, di ba? At mangyayaring lahat ito nang dahil sa inyo kung mai-share ninyo ito sa mga kaibigan at kamag-anak ninyo, di ba? Kaya tara na, magluto na po tayo. Pero bago po natin umpisahan ang pagluluto, sa mga hindi pa po naka-follow at naka-subscribe sa aking account, pakiclick na lang po ang ating follow button at subscribe button na makikita nyo dyan po sa aking account. At kung nagawa na po ninyo yan, pwede na po tayo mag-umpisa ng ating pagluluto ng ating masarap na bibingka sa kawali na trending ngayon. At sa isang malinis na kaserola, maglalagay tayo ng isang cup na evaporated milk, isang can ng condensed milk kahit anong brand. Maglalagay din po tayo ng kalahating tasang gata at ihahalo na natin yung tatlong tasang glutinous flour. At pagkatapos, haluhaluin natin ang ating mga sangkap hanggang ito'y maging soft and smooth ang texture. Hindi ko po pala nasabi sa inyo at naipakita, naglagay ako ng 3 kutsaritang baking powder. Kung ano po yung sukat ng glutinous flour, yun din po ang sukat ng baking powder. So pag ganyan na po kapino ang ating glutinous flour, pag wala na pong buo-buo, pwede na nating ilagay ang ating biniling buko. Bumili ako ng 2 buko pero hahatiin ko po sa 2 ang ating binili. Hindi natin ilalagay lahat. At ngayon nga po ay natapos na nating i-mix ang lahat ng ingredients ng ating bibingka. Kaya i-prepare na natin ang ating kawaling paglulutuan. Hindi na po ako nag-grease ating kawali dahil non-stick naman po ito. At ngayon nga po, lagyan na po natin ng dahon ang ating pan. Make sure na ang ating ilalagay pong dahon ng saging ay walang sira para hindi tumulo ang butter natin sa ilalim ng kawali. Pero hindi naman natin maiwasan kung sa palengke lang natin bibilhin ang ating dahon. Ilapat nating maigi ang ating dahon ng saging sa kawali. At pagkatapos, ilagay na natin ang ating mixture sa ating kawali ng dahan-dahan. Ang lasa po ng ating mixture ay pwede nating tikman para ma-adjust po natin ang lasa ng ating bibingka. Hindi na po ako naglagay ng asukal dahil sapat na po yung tamis ng isang latang gatas. Pero kung kayo magluluto, pwede nyo dagdagan ng asukal kung kulang pa sa tamis. At ngayon nga po, maglalagay din po ako ng cheese para sa toppings. Yan po ang magbibigay ng balanse sa timpla ng ating bibingka. Pwede po nating gadgarin ang ating cheese para mas maganda. At pwede rin po nating ihalo yan sa mixture. So ayan nga, at natapos na nating maglagay ng toppings. Gupitin natin ang dahon ng mga nakalawit para hindi siya maabot ng apoy pag ating niluto. At kailangan nating lagyan ng dahon din ang ibabaw ng ating bibingka bago natin ilagay ang takip ng ating kawali para po hindi mag-moist ang ibabaw ng ating bibingka. Gupitin din natin ang sobrang dahon. So ayan, ready na nating isalang sa ating kalan. Isalang po natin yan sa mahinang apoy sa loob po ng 30 minuto hanggang 45 minuto. Ganito lang po kahinang apoy ang ating pagsasalangan at baka masunog. So pagkatapos po ng 30 minuto, atin pong i-check yan. Kailangan po natin baligtarin ito para po maluto rin yung ibabaw. At ito po'y isasalang natin sa loob lang ng 10 minuto. Kung gusto talaga ninyo pong kumain ng mas masarap, magtityaga tayong magluto. At baligtarin po natin ito ng ganito, dahan-dahan lang po. At baka masira ang ating bibingka. Kung itatry din po ninyong itong lutuin sa inyong kusina, sigurado po akong magugustuhan nyo po ang lasa nito. At syempre po, pag nagustuhan ninyo ang lasa nito, pwede na po ninyong ialok sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. Siyempre naman po, may bayad, hindi po ito libre. At pwedeng-pwede po ninyo itong gawing business.
At pag po natikman nila yung lasa ng ating bibingka, ay sigurado akong uulit-ulitin nila ang kanilang pag-order sa inyo. So ayun nga po, natapos na po yung 10 minuto at sigurado akong luto na ang ating bibingka. At kumuha nga po ako ng tray na kasukat lang po sa aking kawali. Para sakto nga lang po pag itinaob ko yung kawali. So ayan, naaamoy ko na ang bango ng ating bibingka. At i-check po natin ito at tanggalan natin ang dahon sa ibabaw. Wow! Ang bango! Nakakatakam. At ang masarap po dyan, yung may tutong dyan sa ibabaw, yan ang pinakamasarap. At dahil nga po sa glutinous flour ang ating ginamit, kaya madikit po ang ating bibingka. And finally, natapos na natin ang pagtatanggal ng dahon sa ibabaw. At ito na nga po ang kinalabasan ng ating nilutong bibingka. At nakikita nyo naman po ang ganda-ganda po niya. Ang ganda-ganda ng pagkakaluto. Pwede na nating i-slice ito ng dahan-dahan. At excited na po ako matikman ang ating napakasarap at trending nating bibingka. Sa mga gusto pong malaman ang buong ingredients ng ating recipe bibingka, ilalagay po natin ito sa dulo ng ating video. At dahil nga po sa napakalagkit nito, dahil glutinous flour ang ating ginamit, so kailangan nating gamitan ito ng gunting dahil hindi po kakayanin ng ating kutsilyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nagustuhan ninyo ang ating nilutong bibingka sa kawali. Don't forget to like, comment, and share mga kakusina para naman po maraming magkaroon ng idea sa pagninegosyo katulad po nitong ating bibingka sa kawali. God bless everyone at sana po huwag po kayong magsasawang sumuporta sa aking mga ginagawang video.